Guys, good morning. So ngayon dahil hindi tayo makalabas, guys, dahil dumadami yung may COVID dito sa Hong Kong. So ang gagawin natin ay magpinta na lang tayo. Yung simple lang at madali yan. Hindi naman ako ganun kagaling magpaint sa watercolor, pero try ko lang, ha. I-share ko lang sa inyo yung kaalaman ko. So gagawa tayo ng mango. Try lang natin, ha. Mag-start na tayo sa skits. So ito, guys, ito lang yung brand ng watercolor ko, guys, si paring Bango. Tapos yung mahiwagang sausawan ng watercolor. So dalawang brush lang yung gamit ko dyan, guys. Pag gumawa ka, pag nagkulay ka, kailangan mo talagang may tissue ka sa gilid kasi kailangan mo ng tissue. Bakit? Kasi mayroon minsan hindi mo makontrol yung turo ng tubig. I mean, sobra. Pero ngayon, guys, makikita niyo kung paano niyo gawin ko yung ano. So ito yung nakupa na gawa ko. Ay, anong santol o mangga yan. Ayan. Yan yung kukulayan natin, guys. Ayan. Umpisahan na natin siguro. Mostly magamit natin na kulay ngayon, guys, is tatlo lang halos. Oo, tatlo lang. Sabihin natin apat. So ito, guys. Unang gagawin natin, guys. Ako, ganito yung pag-apply ko ng kulay dito sa watercolor, guys. Binabasa ko muna yan. Basahin mo muna, guys. Kung saan mo, saan banda yung gusto mong kulayan. So, like for example, this one, guys. So, unahin ko muna yung bunga. Yung nakabuna pagbasa, yung bunga. Yun muna yung babasahin ko ng tubig. Pero depende yan, guys, ha. Kasi mayroon mga malulupit talaga na nagawa watercolor na may mga ginagawa silang technique na iba. Pero ako, ganito yung ginagawa ko. Ito lang yung alam ko kasi. Tapos, kung ikaw nag-aaral pa, huwag mong anuhin, damihan masyado ng tubig. At saka huwag mo munang i-apply yung watercolor kung masyadong basa pa. Kasi nagiging ibang epekto ng ano. Kasi sa lahat ng painting para sa akin, kaya nagiging ano ako dito sa watercolor, eh. Dito ako nag-focus kasi sa lahat ng painting, parang ang watercolor ang pinakamahirap sa lahat. Para sa akin, ha. Depende sa... Yan, guys, oh. Basa pa ako, no? So, kailangan ko minsan kaganoon yung ganun, ano, para matuyo siya. Mismo sa pagsausaw, guys, kailangan tantyado mo din yung pagsausaw mo. Kasi pag hindi mo na na-control yung tubig doon sa painting mo, so iba yung resulta. So kailangan mong kontrolin yung ano nung ito bago mo i-apply. Matubig ba o ano? Depende siguro, guys. Ano, basta kontrolin nyo, huwag masyadong matubig. So, ganito, guys, ha. So, yung manga na gagawin natin, guys, is pahinog pa siya, hindi siya gano. So, ito yung masarap sausaw sa asin. Yan, guys. O, diba? Hindi siya kumakalat kasi nakokontrol na niya yung ano. Depende kasi hindi na siya masyadong basa, eh. So, ganyan ako, guys, pag gumawa. Ang watercolor kasi is dark to light, hindi katulad sa iba na katulad ng painting na depende yan, eh. Sa oil painting na dark to light. So, ang watercolor is light to dark. Baliktad.
guys. Mamaya ito, pag natapos, baka purmang mais. Hihi. Pahinog pa. Hey guys, lapitan natin kasi hindi nyo masyadong kita. Pasensya na kayo guys kasi wala akong cameraman. Ayan. Ayan guys. Andahan lang natin. Pag ako gumahit ng brush guys, laging nakatagilid. Pero depende yan sa, marami kasing artist iba-iba ng diskarte guys. Pero pag gumamit ako ng brush, patagilid. Pag binabasa ako, ganito. So ito guys, oh, forma na. Hindi na siguro makaupa, no? Mangga na. So di ba tagilid lagi guys, oh. Kanya-kanyang diskarte yan guys kasi mayroong artist na direkta yung pag-point nila sa brush nila dito sa ano, papel. Ako laging tagilid. Depende naman sa ano eh. Kasi nag-gumagawa pa tayo ng shadow eh. Kung paano mo yung isang bagay na gagawin mo na mukhang bibilog siya. Bilog siya tingnan. So, guys. Ikutin natin guys ha. So, pag mix ka ng kulay, guys, doon ka lang sa light green, yellow green, lagyan mo ng yellow. Sa ganitong kulay, ah. Ano, diba, nag-aagaw yung ano, nag-aagaw, kumbaga sa ano, nag-aagaw yung kulay niya ng, ano, yellow to green. So. Yan, guys, so, ganyan lang lang consume ng pintura ko, oh. Ano, dito natin lagay para makita nyo. Ano. Yan. Pag sawsaw mismo kay gisan, ganyan lang ka. Ano, huwag mo masyadong biglay na basa talaga. Tapos pag naporma na guys, huwag nyo masyadong madaliin. Pag ano, halimbawa, apply mo na ulit kagad yung kulay. Huwag mo na guys, patuyuin nyo muna ng konti. Kasi hindi mo makuha yung eksaktong ano eh, hagod ng brush. Kasi pag sa watercolor, pag apply mo ulit, nagiging light siya kung basa yung brush mo ha. Tayo sa may tangkay guys kasi ito kaya naging ganito yung forma nito guys. Bakit dark dito banda? Ang pagkakuha kasi nitong ginayahan ko. Actually itong ginayahan ko gawa din ng barkada kong pintor na malupit ni idol ko. Taga Cebu na artist. Yan guys oh. Dito tayo sa kabila guys. Guys. Elementary ko guys, wala akong sariling mga gamit. Nanghihiram lang ako. Kasi sa isla lang kami nahihinirahan. So wala kami, ano, madalas ako mag-drawing, wala sa papel eh. Nasa taming dagat ako mag-drawing sa buhangin. Yun ang madalas akong pag-practice noon.
Kahit ng college ako, guys. Ng college ako, nangihiram pa rin ako sa classmate ko ng watercolor. Ang brand nuna sikat para sa akin yung kapanahon na nun pag nagagamit ako ng watercolor na gitar. Porma na guys, ano? Napuporma na rin siya. Porma din. Kala ko makupa eh. Diba guys, light siya. Din saka ka mag-apply ulit. Pag medyo tuyo na, saka may apply ulit. Kasi dark to light nga. Ayan o. No? Tingnan mo, basa pa. Nagiging ibang resulta, diba? Ayan o. No? Mas maganda yan bago may apply ulit. Medyo tuyo na siya. So, iba yung ano, tingnan mo. Kasi meron namang iba, guys. Parang ang dating ng painting nila, ayaw nila namang realistic. So, mayroon parang basang-basa talaga. Depende kayo sa diskarte. Kaya ako, mahilig ko sa realistic eh. So, iba yung diskarte ko. Meron kasing iba na masyadong basa din yung ano na pagtiningnan mo. Kaya watercolor nga eh, di ba? So, iba-iba ng diskarte. Ako gusto ko realism talaga ako. Yan guys. Ano ba ba ito? Mangga na ba ito? Patuyuin natin guys. So, dito muna tayo guys sa mga dahon. Dahon ulit. Guys. So, ito na tayo guys sa details. Yung tulad nito guys. Oh. Diba? Andyan yung mga details. So, unti-unti na yung lumalabas yung buhay ng artwork, no? So, dito tayo, guys. Unti-unti natin, ha? Bagal ako, guys. Pero malapit na, guys. Agaw pa guys. Yung paghihinog. Ito yung madalas kainin ng mga ano paniki sa probinsya. Paggabi ganito guys. Pag namumunga na yung mangga asahan mo. Pag tuwing gabi, ang daming paniki. Pag ano na, hinog pa hinog. Ito guys. Ito diba kulay brown siya. Parang ano yan guys. Dagta ng mangga. So ayan oh. O diba guys? Oh, balik natin ito guys. Dagta na tumulo. Yun. Kaya dark natin dito guys. Lagyan pa natin ng kunting parang brown kasi kung i-orange mo lahat parang pangit na tingnan. Mas lalo na guys kung patagalin pa ito ng gusto. Mukhang magingga na talaga. Galing ito guys sa... Actually, oil painting yung ginayaan ko. Galing sa kaibigan kong pintor na si... Ano? Si Clint Normand niya. Tapos sikat niya sa... Sa Cebu guys. Gawa niya to. Yun yung taong natuturo sa akin. Ay, hindi siya mga ano. Hindi siya yung katulad ng ibang pintor na parang ayaw magturo. Siya yung taong parang pag hiningian mo ng opinion na ng ano, mga sikreto, nagsasabi siya na ganito, ganito, ganito. So, mas maganda yung ganyan. Kasi parang ang sarap ng pakiramdam pag nakapagturo ka sa iba. Actually, dito sa Hong Kong, guys, ako nagtuturo din ako sa mga ano domestic helper, libre yun. Kung kasi ano, mayroon kaming grupo dito. So, nagtuturo ako kasi. Pero maraming magagaling na mga domestic helper dito sa Hong Kong. Actually, may kagrupo ako, Guhit Kulay.
Ang daming magagaling doon. Yung mga nakaw lang ng mga oras nila kahit ganyan. Pero may mga galing na pinturgay ng mga ano, domestic. Mga basta Pilipino eh. Kargado ng talento. Kanta. Kung ano-ano guys. Pero number one, mga singer. Ang dami dito guys. Puro Pilipino. Kahit sa China. Pag-usapan natin yung China. Ako guys, galing ko ng China. Ang tagal ko doon. Bago ako na residente ng Hong Kong, doon muna talaga ako tumagal sa China. Hanggang sa napadpad ako ng Hong Kong. Mahaba na lang istorya ko sa buhay, ano? Nasama na yung pagkatao ko. Yan guys. Mukhang malapit na tayo doon sa ano. Nakalimutan ko, sabi ko kanina sa dahon na, pero parang kulang guys eh. Gusto ko talaga bago magdahon, bago gawin yung dahon, i-final ko muna talaga na parang ano na siya. Pwede nang kainin, ay hindi pala. Pwede na mag-apply doon sa dahon. So dito muna tayo guys. Ano guys, tingin niyo, mangga na ba to? Ayan guys. Malapit na guys. Mga details na lang, kunting details siguro sa daan. Mamaya to. So light to dark. Kasi sa watercolor guys, iwasan mo yung light. Halimbawa puti, iiwasan mo na yun. Hindi yung katulad sa acrylic at saka sa ano na pwede mong sapawan ka agad. Eh dito sa ano guys, kaya na dito nga ako nag-focus. Dahil ang lulupit ng pag nakakita ka ng mga Koreano, mga Thailander. Pero mayroon mga Pilipino talaga. Ang lulupit din. Pag nakita mo yung mga gawa nila guys, parang hindi ka makapaniwala na watercolor. Ang dami-dami kong sinalihan ng mga grupo ng mga artist sa Facebook. Ang lulupit. Pero kanya-kanyang hagod. Kaya sabi nila, wala na yan, realism ang dating. Guys, doon ako parang nag-focus kasi sa realism, andun yung oras kung paano mo ginawa, di ba? Paano nila nagawa na parang totoong ano, parang picture na tingnan mo, di ba? So, ang hirap nun guys, ito ako, kita nyo, hindi naman ako magaling, pero tingnan mo ilang ano na yan, ilang minuto na yan ginawa ko, ano, kahit. Oh, hindi sa bagay, matagal naman talagang gawin din to, kasi hindi naman din ako professional na talagang artist na, no, iba naman yung trabaho ko, guys. Yan, guys, so, may ba, mukhang, pwede na yata tayo pupunta sa dahon. And guys, mukhang malapit na tayo sa malayo. Di tayo guys sa mga yan guys, yan malapit na tayo, mga detalye na lang guys, pero hindi na natin talagang buuhin ang gusto kasi matagal pa to. Kung talagang pagandahin natin guys, matagal pa to. Madaming proseso pa. Ano yun? Yung katulad nyan guys. O diba? Ayan o. So, marami pa talagang pwedeng ano, hinauras. Buwagin ang oras dito. Ayan. So, lagyan pa natin dito guys ng kunting parang hinog na talaga siya. Kasi parang hilaw yung ano eh. Dito guys. Yan. Yan guys.
So ito guys, yung daan na to, kailangan natin na may shadow siya. Yan guys. Tapos na. Diyan na lang natin tapusin guys kasi parang ang tagal pa. Siguro okay na siguro yan ano. Yan o. Yan. Sana may matutunan kayo sa aking ibinahagi sa inyo na kahit ganito lang ako ka ang kaalaman ko, sana may makukuha din kayo.